Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga bata. Narito tayo sa asignaturang Agam 3 o Science 3. Nasa unang quarter tayo ng ika-apat na linggo. Handa na ba kayo mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay kapag naiinitan o nalalamigan. Ngunit bago tayo magtungo sa ating aralin, ano nga ba ang ating napag-aralan o tayo ay magbalik-aral? Nalaman natin na ang gas ay may iba't ibang katangian. Sa ito sa mga katangian ng gas na wala itong hugis o sukat. Kinukuha lang naman ito ang hugis at sukat ng kanyang dalagyan. Ang gas din ay mabilis kumalat o tinatawag natin diffusion. Dahil ang lollipop nito ay liwanag o sobrang liwanag. Kaya mabilis itong nakakadalaw. Naiintindihan na ba mga bata? Halika mga bata, subukin natin ang inyong kakayanan tungkol sa katangian ng gas. Lagyan ng check ang patlang kung naglalarawan ng katangian ng gas at X naman kung molecules nito ay liwanag, kaya ito ay mabilis kumalaw. Pangatlong bilang, ang usok sa pabrika, sasakyan, at sigarilyo ay mga halimbawa ng gas. Tama, dahil ang usok ay isang gas. Pang-apat na bilang, maaaring langhapin natin lahat ng gas. Mali, hindi lahat ng gas ay pwedeng langhapin. Dahil ito ay nakakasira sa ating katawan. Panglimang bilang, ang gas ay walang sariling hugis o sukat. Kinukuha lamang nito ang hugis o sukat ng lalagyan. Tama! Magaling! At may natutunan kayo tungkol sa gas. May ibibigay ako sa inyong dalawang larawan. Tingnan nating mabuti kung ano ang mangyayari sa kanila kapag ito ay naiinitan o nalalamigan. Ito ang unang larawan. Ang butter o mantikilya na nilagay sa kawaling mainit. Ito ang larawang meat na tubig na nilagay sa refrigerator. Kapag naiinitan, ano ang nangyayari sa butter? Magaling! Ito ay natutunaw. Umula sa solid, ito ay magiging liquid. Tingnan naman natin kung ano ang mangyayari kapag nalalamigan ang tubig. Tama, nagiging yelo ang tubig. O mula sa liquid, ito ay magiging solid. Pagbabagong nagaganap sa mga bagay. Ang solid, liquid o gas ay maaaring magbago kung naiinitan, sinasalang, apoy, o napakataas na temperatura. Magbabago rin ang mga ito kung ito ay nalalamigan. Malalaman na nagbabago ang solid, liquid at gas kung nagbabago ang ano, nagbabago ang apoy, at nagbabago ang hugis. Mas mauunawaan pa natin ang ating aralin sa pamamagitan ng
experiment. Kaya mga kids, experiment time! Gayunin ang ating eksperimento, nabibigyan ng professional na kahulugan at natutukoy ang mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay o material. Tandaan, kailangan ng gabay ng mga magulang ang gawain na ito. Iba yung pag-iingat sa dapat gawin. Mga kagamitan, isang kandila, isang crayola, isang mantikilya o butter, isang yellow cube, isang lumang kutsara o gamit na kutsara, pamamaraan. Una, ihanda ang lahat ng gagamitin sa gawain. Pangalawa, sindihan ang kandila, ilagay sa kutsara ang maliit na piraso ng kandila at itapat sa apoy ng kandila. Gumamit ng basahan para hindi ito mapasok. Okay, mga bata, kailangan natin ng konting pag-iingat sa ating gagawing experiment. Gabay ng magulang ang dapat nandyan. Tanggalin ito sa apoy at hayaang gumamit. Isunod ang crayola at ganun din ang gawin. Obserbahan ang mangyayari sa kandila at crayola. Ilagay sa kutsara ang mantikilya. Itapat ito sa apoy ng kandila at tingnan kung ano ang mangyayari. Ganon din ang gawin sa yelo. Ano ang iyong naobserbahan? Pang-apat, itala ang iyong naobserbahan sa chart sa ibaba. Talaan ang mga pagbabagong nakita ayon sa hugis, amoy, kulay, laki, at anyo ng isang bagay. Kapag ito ay naiinitan o nalalamigan. So mga bata, ilalagay nyo ang inyong naobserbahan dito kapag naiinitan ang kandila. At dito kapag nalalamigan naman kung ano ang nangyayari sa kanila. Naiintindihan na ba mga bata ang gagawin? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa gawain ito. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Unang bilang, may pagbabago bang naganap sa mga bagay na tinapat mo sa apoy? Pangalawang bilang, ano-ano ang mga nakita mong pagbabago sa mga ito? Pangatlong bilang, ang lahat ba ng bagay ay nagbago ng anyo nung pinalamig mo at inalis sa apoy? Anong mga bagay ang nagbago nung lumamig? Pang-apat na bilang, anong mga bagay ang di nagbago nung inalis sa apoy at ito ay lumamig? Pang-limang bilang, bakit kaya nagkaroon ng pagbabago ang mga bagay na ito? Paglalahat. Una ng nawawalang salita upang mabuo ang pinapahayag ng pangungusap. Sa gawain ito, natutunan ko na. Tunan nyo mga bata ang inyong natutunan. Maliwanag ba mga bata? Paglalapat. Lagyan ng check ang patlang kung ang mga sumusunod
sunod na bagay ay mababago kapag naiinitan o nanamigan. At ekis naman kung hindi. Unang bilang, mantika. Pangalawang bilang, bato. Pangatlong bilang, tsokolate. Pang-apat na bilang, sorbetes. Panglimang bilang, kutsara. Pagtataya. Kailan mo masasabing may pagbabago sa mga bagay? Sulat kung tama o mali ang bawat pangungusap. Unang bilang, ang mga bagay ay nagbabago kapag ito ay nainitan. Pangalawang bilang, may pagbabago sa mga bagay kung ito ay nagbabago ng anyo. Pangatlong bilang, may pagbabago sa mga bagay kung hindi nagbabago ang kulay. Pang-apat na bilang, may pagbabago sa mga bagay kung nagbabago ang amoy nito. Panglimang bilang, ang mga bagay ay nagbabago kapag ito ay nalimitan. Ayan mga bata, natapos na ang ating aralin sa ngayon. Nawa may natutunan kayo sa ating aralin.